Matinding lihim ni Tatay Jethro at Mix Malino kay Mahal na bunyag na. Nagkalabasan na nga ng mga tinatagong lihim ang kampo ni Mix Malino at Tatay Jethro. Pinunyag nga ng isang admin ni Mix Malino na nagngangalang of a na ang mga screenshots na usapan di umano nila ni Mahal, at nang nasabing admin na may hinala na di umano si Mahal kay Mix Malino at Tatay Jethro. Sabi ni Mix sa mga interview niya ang tita ni Mahal ang may hawak ng pera ni Mahal, oh. Ngayon lumabas na ang mga baho niyo. Tama pala talaga ang mga haka-haka na panggagamit lang ginawa niyo kay Mahal para kumita kayo ng salapi. Mga mukhang pera kayo. Sobra akong naawa kay Mahal dahil nagpakahirap siya tapos ang nakahawak ng pera niya ay manager niya. Bakit? Kailangan siya ang humawak ng pera na yan, eh. May pamilya pa naman si Mahal na pwede humawak ng pera na yan kaya pala tahimik sila kasi may mga tinatagong lihim. Pinagtatanggol naman si Mix Malino at Tatay Jethro ng isang netizen ayon sa kanya. There is one thing you missed here. You crossed the line. First, it was clear between Mahal and Mix na tandem sila sa vlogging. Nagtutulungan sa vlogging content because the fact is, Mahal can't make it on its own when it comes to vlogging content, hindi mo nga maintindihan ang sinasabi niya minsan. There was never an intimate relationship. Mahal never mentioned that, therefore sinong niloko? Si Mahal. Be objective. Second, Mahal trusted that your chat conversation will never go to public. She was just making fun and chismis to someone she thinks na hindi siya ilalaglag, otherwise siya mismo nagsiwalat niyan. Trabaho lang ginawa nila, parang love team sila sa vlogging. And not all love teams are in a relationship. And again they have been very clear with that, if you wanna say anything or maybe gusto mo ilabas sa publiko lahat ng sekretong entrusted sa'yo, then go ahead, but then you also must be ready of its consequences. I am sure this is not Mahal wanted to be. Regardless if Mix is gay or Jethro, it does not make him or them less of a person. Still, they are human beings and for me, I respect their privacy.